Hello everyone and welcome back. Ayan. So today is April 6 and ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-get ready ngayong COVID-19. So ibang-iba po ang aking get ready or makeup pag pupunta ng COVID-19. So ayan, na-prep ko na yung skin ko, nagmamadali na tayo. I will be using this one, The Ordinary. Ayan, as a primer. So, ilagay ko lang really quickly. So, ngayong COVID-19, hindi po ako nag-make up ng bonggang-bongga. Guys, pag-confirmahan nyo na yung likod ko, yung background natin kasi kakalipat lang namin dito sa bahay. Sa maliit na bahay. Ayan. And I will be using my Tarte. Ayan. As a concealer. Ayan. So, lagay lang ako dito. Pag may mga narinig ko yung kaluskos, alam nyo na. Yung dalawang, may malaking akong ano dyan. Ganito po yung situation ng face ko ngayon. Hindi tayo makapunta ng mga derma or what kasi nga sarado. So, wala. Papangit tayo ngayong COVID-19. Pagpasanyahan nyo na, maingay kong dalawang makulit. Babe. Ayan, so i-blend ko lang siya ng aking hand. Don't worry guys, my hand is clean. Nag-alcohol ako. Every time naman nakikita nyo, nag-alcohol ako. And then, I'm not using a foundation. So, don't worry guys, i-blend natin yan ng bonggang-bongga. I will be using my Estee Lauder na pressed powder. Ito yung double wear. Ayan, na Estee Lauder. I'm in the shade 2W. Sand. Pareho lang din ng ano. So, gagamitin ko lang yung sponge. Kasi, hindi ako nag ano. Pasensya nyo na ha, maingay. Ayan. So, ganyan lang. Back to basic tayo. Kasi noon, di naman ako talaga nagpa-foundation. Ganito lang, yung pressed powder. Hindi na rin ako nagre-retouch sa office. Wala nang retouch-retouch, guys. Kasi ayoko na makontaminate yung aking mga makeup or ito. So, pati lipstick, wala. And, of course, maglagay tayo ng my favorite na pa-contour. Ganyan. Ito pa rin yung gamit ko. Ganun lang. Yung Charlotte Tilbury. Para naman hindi tayo magmukhang flat na flat. So, kamusta naman kayo dyan guys? Sa inyong lugar? Kami dito sa Qatar, we are okay. Ako, since I'm a hospital-based worker, nag-work pa rin ako. Ayan. Okay na yan. I will be using yung CanMake. Ayan, na binili ko sa Japan. Cream blush po ito. So, yan lang. Para may kulay-kulay ang ating face. Hindi naman tayo maputla. Yan. There you go. So, across ko lang dyan. Parang drunk blush. Ayan. I-blend pa natin siya ng gamit tayo ng ganito. Blend ko lang. Pa-reset lang. Ayan. And then, I will be using my MAC Fix Plus na matte. Hindi, ayan. So, ayan guys, ito lang yung aking basic na face routine. I will get back to you, gagawin ko yung kilay. Ayan guys, so may kilay na tayo. Very, ano lang, hindi plakadong-plakado. So, ang gagawin ko ngayon is, i-curl ko lang yung lash ko. Ganun, para naman open yung ating eyes. Ayan. Ayan, yan lang. And then, ang gagamitin ko na lipstick, ito, yung pamatagalan na siya na lipstick, ito yung Kat Von D na, this one is in the shade Double Dare, ito, Kat Von D. Lip balm lang ako. Ang lip balm na ginagamit ko ngayon is ito, Neutrogena. May SPF. And, maglagay ako ng lip liner. This one is Spice by MAC. Okay. Ayan, so, maglagay lang tayo.
yung gamit ko kasi long wearing siya at magmamask naman tayo, so hindi na kailangan. So, ayan, babalikan ko kayo, ayusin ko lang yung aking hair. So, ayan guys, alis na tayo. Meron na tayong ano, mask. And then meron akong isusuot itong viral shutout. Everyday ko 'yan siya sinusuot para may protection. Ayan. So, ipakita ko sa inyo ang labas at kung paano ako mag-disinfect sa office ng aking table. Shoes ko, andito lang siya the whole night. Hindi ko yung pinapapasok. Nakababad lang siya sa may basahan na may sunrock sa tubig. Ayan guys, andito na tayo sa car. So, on the way na tayo to office. And andito meron akong ano, meron akong gloves. Kasi pag ano, sa office, nagagloves ako pag paakyat dahil alam mo yun, magta-touch ka ng elevator. So, meron akong gloves. Suot ko siya bago ako bumaba ng sasakyan. Dito sa Qatar, meron kaming curfew na anong oras ba yun? 5 PM. Ay, ano ba yung orasan ng curfew man? Lipat ako doon. 8 PM to 6 AM. I'm not sure if I'm correct, pero ganun yung unang curfew. And then, sa mga offices dito, private offices, meron na silang skeletal na duty. Bali, 80% ng staff nila work from home, and then 20% ng staff, yun lang yung nag-work sa office. But for me, since I'm working in a hospital-based office, everyday pa rin ako nag-work, but 6 hours lang. Ang mga bukas lang din dito is supermarket, pharmacies, yung mga home deliveries na restaurant, at yung iba pang mga essential na mga government offices and services, yun lang yung mga bukas. And they implement also na yung ano, sa sasakyan, ang allowed lang na passenger is dalawa, driver and plus yung, of course, yung passenger. Ayun, and then they keep the distance of 1.5 meters sa mga groceries. And ayun, meron talang pila, so next naman, ipakita namin sa inyo kung paano ang sitwasyon sa loob ng grocery store. Ayan, malapit na tayo sa office. And then, ipakita ko sa inyo, pagdating ko mamaya sa office, kung paano ko dinidisinfect yung aking table. Ito, isusuot ko na yung aking ano, gloves. Pero, kailangan muna nating mag hand sanitizer. Ito, guys. Lifebuoy na hand sanitizer. Ayan. Wala na kaming mabiling alcohol dito. Buti na lang mayroon akong mga stocks ng alcohol na galing pa sa Pinas, yung Biogenic tsaka yung Green Cross. Tinitipid namin yun, so ang ginagamit ko lang muna ngayon is ito, mga hand sanitizer tsaka yung issue ng company namin. So see you later. Sa elevator mayroon na rin distance. Ayan, tatlo lang allowed sa elevator. Mayroon silang hand sanitizer and garbage bag. Alright guys, andito na tayo sa office and ako lang yung naka-duty ngayon from 8 to 2. Nag-isip pa no. From 8 AM to 2 PM, yun yung duty ko. So, ito yung table na gamit ko dito. Ayan. Currently, dito ako sa isang office namin. Hindi talaga ito yung office ko eh. Inassign na ako dito dahil dito sa COVID-19 emergency preparedness dito. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya nililinis. Andito yung aking baunan ko to. So, mayroon akong ito yung issue ng company na 70% alcohol wipes. And then, mayroon din akong sanitizer. Sanitizer po ito na issue ng company. Nirefill ko lang dito. So, i-disinfect ko muna ito lahat. Ito, yung, ano ba tawag dito? Telephone, lahat i-disinfect ko. Disinfect ko pati yung upuan. And itong table, ayan. Lahat po yan i-disinfect.
Ayan guys, ganyan po kung paano mag-disinfect ng aking work station. And right now, i-disinfect ko itong aking cellphone and babalikan ko kayo. Ayan guys, matapos ko ng i-disinfect itong aking phone. Nakapag hand sanitizer na rin ako, but I need to wash my hands. So ayan, ito lang yung aking work station. Diyan ko lang nilalagay yung mga bags ko kasi this is not our office. This is my not my office, temporary lang po ito. So, ayan, babalikan ko kayo. Ipakita ko lang quickly yung aking background. Ayan guys, andito yung, this is Qatar, ayan. Ito, Alvida Park po yan. Alvida Park yan doon. Diyan kami nag-walking ng dogs, but currently, parang may ginagawa sila. Ayan, so, ilan sasakyan lang yung nakikita niyo sa daan. Dahil close din itong park, lahat po ng mga public places, parks, yung Corniche is doon. Sarado din yun doon, hindi pwede mag-walk. Ayan, so yan yung situation dito sa Qatar. Okay, okay naman po kami dito. Ayan, so... Guys, pang magugas pala ng kamay, hindi ako nagtatouch ng doorknob, so gumagamit ako ng tissue pang cover sa doorknob. Ayan. So, nakahugas na ako ng aking hands. And tinanggal ko yung mask. Since mag-isa pa lang ako dito sa office, tinatanggal ko yung mask. So, isusuot ko lang siya ulit. Ginaganyan ko lang siya. Suot ko lang ulit pag may tao na. So, bago ako mag-lotion, after ng hand washing, may sanitizer ako. Nagsasanitizer ako. And then, ito yung gamit ko na hand lotion. Itong hand food ng Soap and Glory. Maganda ito guys kasi meron siyang vitamin E. Kasi sa kakahugas natin ng kapay, nagda-dry yung ating hands, di ba? So, kailangan natin yun. Ayan, so magtrabaho muna ako. And then, mamaya, pag-uwi, ipakita ko sa inyo kung paano ko naman i-disinfect yung buong sarili ko. Ayan, so, see you later guys. Take care and always wash your hand. Ayan guys, pauwi na tayo. So, naka-gloves ako dahil sa elevator. Ayan, so ito yung elevator. Ayan, nandiyan ako. So, sa 6th floor. And then, ang ginagawa ko, sanitize ko to. Ayan. Yung hinawa ko. Ayan. Para mag-ilis. Okay, so... later, pagdating sa bahay, pakita ko sa inyo kung paano ako mag-disinfect ng katawan ko. Okay, see you later. Lahat po ng mga gamit ko, may ID, cellphone, sinasanitize ko muna nitong alcohol, wipes, bago ko siya ipasok sa loob ng bag. So, since gamit ko ngayon yung phone ko, pakita ko sa inyo, hindi ko mapakita. Pero ito, isasanitize ko na siya and then balikan ko kayo. Ayan, so see you later sa bahay guys. Ipakita ko naman sa inyo kung paano ang preparation ko pag sanitize ng aking buong katawan. Ayan, kasi may gagawin tayo na preparation. Dahil pagdating sa bahay, naliligo talaga ako. So, para ano, para safe, di ba? Siya din, naliligoin yan siya pagdating kasi sinusundo niya ako. So, mauna muna siya maligo, then ako. Kasi kailangan magpahinga tayo ng at least sana 30 minutes kaso wala nang 30 minutes kasi bawal umpo nang hindi pa naligo. Ayan. So, iniiwasan ko talaga na mag-touch ng kahit ano sa loob ng bahay. Bawal umupo. Tapos yung damit namin na panglabas, siniseparate ko yung lagayan namin. Iba yung lagayan ng panlabas na damit sa mga sa loob lang ng bahay. Tapos, separate din yung paglaba. Para hindi maghalo. Ayun. So, see you later. Hello guys. Ayan, I'm back. And nandito na tayo sa bahay. So, tinanggal, tatanggalin ko to. Actually, nag-wash na ako ng hand. And then, yung paa ko, nasanitize ko na siya. And, ang ginagawa ko,
isasanitize ko siya ng Dettol. Ayan. Isispray ko lang siya ng Dettol. Ayan. Ayan. Okay na yan siya. And then yung ating pintuan. Ayan, maliligo na ako. Pa-prepare ko yung aking ano. Pakita ko sa inyo. So, lahat-lahat po ng mga bagay na dala ko sa labas, tatanggalin ko. Kasama na underwear dyan. Yung bag ko nandito na. Nandito ko lang iniwan yung bag ko. Pero nasanitize ko na yan. So, hindi ko na siya gagalawin. And then, yung aking, ano, nandito lang siya. Nasanitize ko na rin. Pero mamaya ko yan siya gagalawin. Pati yung cellphone ko nandiyan na. Pasensya na mga kalat ang likod natin. So ito, tapakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng aking, andito tayo sa toilet namin. Ito yung toilet namin. Hinahalo ko to sa aking shower. I started using this one kasi disinfectant and antiseptic ito. So, pwede siya sa skin. All around to, pwede sa skin, sa floors, sa laundry ninyo, pwede ito. So, naglalagay lang ako ng konting-konti nito sa aking sponge kasama ng soap para ma-disinfect lang yung buong katawan ko. Ayan! So, this one, it kills 99.9% of germs, including E. coli, coronavirus. Nakalagay talaga. So, ito yung ginagamit ko. Ayan! After brushing my teeth, sa gabi, instead na Listerine yung ginagamit ko, ito yung ginagamit ko na pang gargle. Nag-gargle ako every night nito. Ito yung Betadine Throat Spray. Ayan. Bacteria, viruses, fungi. So, tatlong spray lang siya sa throat nyo, tsaka ikagargle nyo. Kasi sabi daw, pag nakapasok yung virus sa mouth natin, nagsistay siya sa throat ninyo for 3 days. So, para mamatay yun. So, kailangan natin para hindi siya makapasok sa iyong lungs. Tanggalin ko tong glasses ko para isi-sanitize ko rin. So, kaya yung aking makeup is very light lang kasi hindi ako nagtatanggal ng makeup like before. Mayroon ako mga skincare, how I remove my makeup. So, ngayon hindi naman tayo nag-heavy makeup. So, diretso na tayo shower. Ayan, so, I hope guys na nakatulong itong video na to sa inyo lahat sa COVID-19. Ingat kayo lahat guys. Sundin ninyo lahat ng mga sinasabi ng ating mga government officials. Yan sabi nga, kung hindi naman importante yung lakad ninyo, dyan na lang kayo sa bahay. Let's pray guys na magkaroon na ng vaccine and gamot itong COVID-19. Sana matapos na ito. Huwag nating kalimutan na magdasal, magnovena, maggrocery. I hope to see you once again. Sana nagustuhan nyo itong video na ito at nakatulong sa inyo. Stay safe everyone. Hope to see you once again on my next video. Please don't forget to like, comment, and share. And for those who are new to my channel, please don't forget to subscribe, guys. Thank you, guys, for watching. God bless us all. Madamo nga salamat. Bye-bye.